Yesus na sereno. Tingnan natin, sabi niya, at kung paano itinaas ni Moises ang angas doon sa ilan, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan itaas ang anak ng tao? Bakit naman? Para magbigay ang buhay para sa ating lahat. Para magbigay kaligtasan para sa ating lahat. Kaya pasabi niya ang krus, namatay siya, tapos pagkatapos tatlong araw, nabuhay na siya. Kaya binigay niya ang buhay para sa ating lahat. Kaya kailangan itaas ang anak ng tao. Katulad Moises. Mga kapatid, alam natin, siya ang ating buhay. Kaya sabi ni Jesus ngayon, sino man sumasampalataya sa kanya ay makakaroon siya ang buhay na walang hanggan. Ito ang klaro na klaro sa Biblia. Sabi ni Jesus, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan. Sino man naniwala sa akin, kahit namatay, makakaroon siya ang buhay na walang hanggan. Amen? Makakaroon niya ang buhay na walang hanggan. Kasi alam natin, ang ating buhay galing sa Diyos, tapos bumalik tayo sa Diyos. Siya ang butang buhay. Lakas nagsisimula sa Kanya. Ang lakas, ang kapagalingan, ang biyaya, ang magalakang krasya nagsisimula sa Kanya. Kaya siya simula, siya ang katapusan. Ito, nakita natin, nagniwala tayo sa itong mensahe ni Jesus. Sapagkat, tinanggap niya ang krus. Pasanin niya, namatay. Tapos ako, pagkatapos sa tulong araw, nabuhay na siya. Mga kapatid, hindi siya nagreklamo. Dahil nagkaroon siya ang krus, tinanggap niya. Hindi siya nagreklamo. Tingnan niyo sa unang pagbasa na iyon, ano ang reklamo ng mga Israelita? Nagreklamo sila, bakit tinanong mo dito? Sinabi nila kay Moises, bakit tinanong mo dito sa deserto? Ha? Sa Egypto, nagkaroon kami pagkain, tubig. Pero dito, habang pupunta ng promised land, Israel, alam ninyo, walang kalayaan sa Egypto. Kaya Moises, dinala niya sila sa papunta Israel. Ilang taon po? 40 years. Hindi lang 40 years. 40 years. Ha? 40 years yung biyaga nila. Kaya gutom na gutom nila. Gutom sila. Kasi deserto, walang puno, walang tubig, walang pagkain. Kaya ano reklamo nila? Moises, bakit dinala mo dito? Gusto mo patayin kami dito? Kasi wala kaming pagkain. Wala kaming malinom. Bakit kami dito? Nagreklamo sila. Hindi sila naniwala sa plano ng Diyos. May plano sa likod ng krus. Hindi nila naintindihan. Kasi pagkatapos biyake nila, magkakaroon sila magandang buhay sa Israel, Jerusalem, the Holy Land, banal na lupa, promised land. Hindi sila naniwala. Kaya ano yung punishment, parusugan para sa kanila, ito, nakita natin. Dahil dito, reklamo nila, sila ay pinadalhan ng Panginoon ng magkamantag na ahas. At sinumang matuka nito ay namamatay. So, dinala niya, sinugod niya maraming ahas sa deserto, tapos maraming namatay. Tapos nagsisisi sila, repent sila, tapos bumalik sila ulit kay Moses, patawarin mo kami kasi nagkasala kami. Hindi kami naintindihan ang plano ng Diyos. Kaya panalangin mo sa Panginoon para mag-ayos itong mga akas kasi mahirap, may kahirapan kami, mahirap na buhay dito. Tapos ano sinabi ni ng Panginoon? Sinabi niya, gumawa ka ng isang akas na tanso.
Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tiging at sinumang na tutlaw ng akas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Hindi sila namatay. Kasi tingnan nila ang akas, bronze serpent, akas. Katulad krus, Jesus kapas yung akas to krus. So tingnan nila ang krus, yung akas sa kanila, tapos hindi sila namatay. Nakaroon sila ang buhay. Mga kapatid, ganun din naman, kapag tumingin natin ang krus sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating sarili, sa office, trabaho, kahit saan, sa komunidad, pagka nakikita natin ang krus, makakaroon tayo ang buhay na walang hanggan. Makakaroon tayo ang lakas sa krus. Kasi ang ating krus ng tanda ng kaligtasan, tanda ng lakas, tanda ng kapagalingan. Ito klaro sa kasulatan ng mga apostol, especially sa Mateo chapter 10 verse 38. Sabi ni Jesus, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tapos pasanin ang krus. Pag ayaw natin pasanin ang krus, hindi pwede tayo maging ang disipulo ng Diyos. Ano ba mapasanin? Di ba? Meron tayo maraming pasanin. Sino po dito walang krus? Meron tayo krus. Dito, sino po, Father? 40 years ago, 50 years ago, 60 years ago, wala isang kahit isang krus sa aking buhay. Tapos po kamay, sino po? Wala. Lahat tayo may krus. Amen? Lahat tayo, bawat isang may krus. Ano po mga krus? Tinanin niya mga bata, iwan kahit mga studente, baka hindi siya nakapasa sa exam. Itong isang krus sa kanya. Isang kabataan, wala na trabaho, nakahanap-hanap siya, wala trabaho. Isang krus. Sa pamilya, mga anak, baka hindi masunuring sa mga magulang, ito naging isang krus. Baka asawa, hindi binigay mga sweldo, siguro meron siya mga bisyo. Ito nagiging isang krus sa pamilya, sa asawa. So, ganun, bawat isa situation, meron tayo mga krus. Importante, tanggapin natin mga krus. Itong lalo na ngayon, panahon ng pandemic, itong COVID-19, itong isang malaking krus para sa ating lahat. Buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, buong mundo, itong COVID-19, isang malaking krus. Pero kahit meron tayo itong mga krus, mga pagsusubok, mga sakit, mga natural calamidad, mga family problem, kahit anong mga problema, kahit meron tayo itong mga krus, pagka naniwala tayo sa Panginoon, makakaroon tayo buhay, lakas. Sabi ko isang kwento, anong nangyari habang ako chaplain, kapalian ako sa St. Luke's Hospital, Quezon City. Making ako rounds, pumunta ko mga kwarto para magdasal. Nakita ko isang pasyente, cancer patient, stage number 4. Pagka stage number 1, 2, 3, chemotherapy, tapos pwede na dagdagan yung buhay niya, minsan taon. Pero pagka stage number 4, mahirap talaga, malapit mamatay. So anong sinabi nila mga kamag-anak niya, pamilya, na sinabi nila, Father, magdasal po kayo kasi mga doktor sinabi hindi nila kaya. Diyos lang mahala. Kasi sinabi ng doktor din, sa susunod buwan, mamatay siya. Nag-define sila, sinabi nila, yung last date. Kasi mahina yung katawan niya. Pero araw-araw nagdasal siya. Linggo-linggo pumunta ako sa kwarto niya para magdasal kasi nag-request sila. Nakita ko, bawat mga beses pumunta ko sa kwarto niya, nakita ko, statue ng Poong Jesus Nazareno. Kinamat niya ang krus at saka statue ng Poong Jesus Nazareno. Araw-araw nagdasal siya.
Pagkatapos, tatlong buwan, ano, pumunta ulit, sinabi nila, Father, discharge kami. Discharge siya ngayon. Kasi, huwag ka na siya. Gumaling na siya. Buhay na, buhay siya. Amen? Sa talang pangalan ni Poong Jesus na sereno, nabuhay na siya. Akala niya, mawala ang buhay. Pero araw-araw, hinabak niya, statue ng buong imagen, imagen ng Poong Jesus na sereno, tapos gumaling na siya. So mga kapatid, ganun din naman, meron maraming kwento dito, maraming pumunta dito dahil sa sakit, gumaling na, sinabi nila. Ang mga student ng bago bone exam, pumunta sila, nagdasal, nakapasa ng bone exam. Tapos sino pinahanap